maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamnan. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka yung tayumangge. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw kasama ko po ang chairman ng Sinag o Samahan ng Industriya ng Agrikultura at ang ating engineer, si Engineer Rosetta. So, hello po. Yeah, Amy. Hello. Kamusta? Hello, sir. Sir, alam mo ba, patapos na ulit ang ating season. Ang bilis. Sa ating season, meron tayong 65 episodes ha. At sigurado ko dun sa 65 na yun, meron ka bang nagustuhan? Lahat eh. Gusto ko eh. Ako gusto ko yung hatchery mo. Yung lahat, sa hito. Lahat. Ah, hito. Oo. I think, ano, maganda yun, no? Dahil, ano, ma-expand natin dun sa rice area. Pwede naman hito or tilapia. Hito, tilapia. Magandang idea nga na meron kang taniman ng palay, meron ka din ng isda. Kasi ngayon, pagka isang crop lang talaga, nag-focus ka dun sa isang crop mo, naku, pag kayo na tinamaan ng sakit, ng bagyo, lugi ka na agad. Yeah, ito is ano, at least eh, may minimum income ka sa 2,000 square meter na 120,000. 120? Tama ba? Yeah. Wow. So at least ma-irrigate mo pa yung ano, yung rice field. Ang tapon ng tubig mo galing doon sa fish pond ay doon na sa iyong palayan. Tama? Yes. Oo. So yung tubig kasi, yung tubig doon sa palaisdaan mo, kailangan mong ano eh, i-maintain eh, di ba? So in and out. So yung lumalabas, at least yung mga organic waste ng alaga mong hito, nagiging fertilizer na. Nagiging fertilizer na palabas. Oo. Pero kasi, alam mo, nagiging problema dyan, yung pahukay, ang mahal daw kasi ng backhoe, ng upa sa backhoe. I think may mga local government na pwede magpatulong. Nagbibigay sila ng aid dyan. Yeah, oo. Yung mga local government kasi may mga backhoe. Eh. So, yun. Pwedeng upahan, ganun. Pwede natin i-tie up sa kanila. Tayo mag-ano ng korodo. Ihukay yung area. So, yun. Pwede yun. Ihukay ng malalim eh. Kasi ang lalagyan mo lang yung tabi para ma-maintain yung hindi mag-overflow yung tubig and maggagawa ka ng pipe pang overflow. So, yung ground sa baba, same level din dun sa ground ng palay mo. No? Oh, pero at least hindi na uubos yung tubig mo naman dito sa paglagyan ng isda, di ba? Opo. Ano to, menos ba to sa patubig? Yes, hindi. Dahil yung labas ng fish pond mo papunta dun sa taniman ng palay. So hindi ka parang mini-maintain mo talaga sa tubig is para dun sa fish pond. Diba? Para sa fish pond, oo. Pero yung tapon mo ng tubig, papunta dun sa palay. So yung 2,000 square meter, kaya niyang i-irrigate yung 1 hectare. Oo. Na palayan. Yun, maganda yun. Magandang idea yan. Alam mo, dito sa ating season, talagang in-offer natin sa ating mga manonood yung mga alternative crops, saka yung mga alternative livestock.
Kasi alam mo naman, layer, dumami po, dumagsa yung mga itlog eh. Sa manok, ganun din, dumami yung mga RTS. Kaya pinakita natin sa ating season, meron tayong mga malaga, yung mga isda. Tapos, ano pa ba yun? Ulang? Ulang. Meron pa tayong mga bees, mga stingless bees. So, talaga nag-offer tayo ng iba pang pwedeng pagkakitaan. At yung natatandaan ko pa po, Kasendo, yung blue tern natin. Yun yung, yes, ano, yun, flower na ginagawan siya. Yun ang kaibahan, no? Oo, sa ating season. So, looking forward po tayo sa mga susunod na season. At sana nga makapag-onsite na tayo. Dami tayong bibisitahing mga farm. Oo, maganda onsite. Kasi para makita ng ano, tao yung actual area. Maganda yun. Opo. At ito ngayong araw, Kasendo, ay pupunta naman tayo sa Zambales. Galing tayo ng bukid noon kahapon. Ngayon, Zambales naman. Pupunta tayo doon at titingnan po natin paano ba sila magtanim ng palay. At ano ba yung mga pangangailangan ngayon ng mga farmers natin? Alamin po natin yan sa ating pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Babalik po ang Agree Ako Dyan. Kasendo, ang ating makakasama ay galing pa po ng San Felipe, Zambales. Siya po ang presidente ng Farmers Association ng San Felipe, Zambales, 54 years old. At matagal na po siya nagtatanim ng palay. Kaya ngayong araw, tatanungin po natin siya paano ba magtanim ng palay ang mga taga-Zambales. Ayan. Hello po, Tatay Melchor Cordero. Hello po, Madam. Hello, Manong. Kamusta ho? Ito, mabuti lang po siya. Tay Melchor, sa inyo din po ba katulad doon sa amin dito sa Nueva Ecija, katatapos na ng anihan? Opo, ma'am. Kamusta po? Kamusta ang ating ani ngayon? Sa ngayon, madam, yung yielding production natin, masabi ko negative talaga. Kasi yung dumaan na bagyo, nasalanta kami rito. So yung production namin ng palay, medyo bumaba po. Mga ilang ton ho per hectare, manong? Actually po, yung mga harvester po yung kuan namin, yung ginagamit namin. So, halimbawa po doon sa per hectare natin, dati-dati, Louis 80 kami. Louis 80 sacks, pag magandang panahon. Sa ngayon po, mahirap pa yung 40, 50, mahirap po ngayon kasi yung dinaanan tayo ng bagyo. Nung nabagyo kayo, as in dumapa o nalubog, ano ba nangyari? Maliban po kasi doon, madam, sa dumapa, which is talagang yun, zero na po yung pag dumapa na sa tubig. Mahirap nang kunin ng harvester yan. Pero madam, kasi yung time na maulan, yung sabi namin, yung pagbulak, palabas yung bulaklak ng palay, talagang hindi hinintuan po sir ng ulan. So hindi ka pwede mag-spray, hindi ka pwede kung ano. Talagang mahirap po yung one, yung buhay ng palay na talagang malusog siya. Yung sinasabi natin na 90% man sabi ko yung kwan, yung uhay ng palay, so hindi mangyayari kasi yung panahon nga po, ma'am, so hindi natin maapula yung piste, ganon. So baba talaga ma-yield yung production namin ngayon, which is okay naman po kasi ang gobyerno handa naman tumulong sa amin. Anong variety yan, sir? Anong variety ng palay ang ating nakatanim ngayon? 160 po yung sa amin, 160 triple two at saka yung 480. Yung 480 talagang ano, madaling mag ano, mag itim, yun ang sabi ng farmers din dito sa Pangasinan kasi. Ang problema doon, sir, kasi hindi na-orient yung mga magsasaka na yun, madali siyang kuhan, madali siyang mamunga. So yung formula mo pag ginamit mo doon, siyempre karamihan ng palay natin is 120 days or 100 days. Yun eh, talaga madali siyang maglabas ng bunga. Yung sabi nila sa Ilocano Beach, sabi nila madali. So kaya na binibigit, opo, yung pag-alaga po namin, hindi namin ma 100%. Kasi yung pag hindi ka familiar sa binhi, mahirap po eh. Hindi ka kayo 160 to 18, triple to. Sanay na po kami doon sa... Kabisado na namin. So kasi ma'am, yung alimbawa sa RC, pag nagbigay sila ng binhi, yung ang hinihiling ko sa kanila yung i-orient nila yung mga magsasaka. Ito po, 100 days lang po to, ganon. So wala, ibigay lang sila ng bigay. So yung magsasaka, tanim lang, walang orientation.
Kaya lang dapat sabihin natin para at least maayos sa pero yung seeds germination, okay naman po. Opo, sir. Yung seeds germination nila, kasi yung content ng bini nila, okay naman po talaga, sir, pag galing sa arsip. Bali, yung arsip kasi ngayon, etong susunod na cropping, bali may ibibigay na pataba, no? Yung fertilizer, dalawang kabal, eh, kung inbreed. Nag-upisa na ba dyan na magbibigay ng maka-avail ng pataba doon sa mga outlet o wala pa? Actually, sir, yung katatapos namin meeting sa provincial, ang tinatakal namin, sir, kung may bibigay halimbawa yung pataba. Kasi po yung naayudahan ng gobyerno sa pataba, hybrid. So ang tanong ko doon sa provincial, ito bang inbreed mabibigyan ng pataba ng gobyerno, ayuda sa magsasak na pataba. So wala pa pong sumasagot sa akin sa provincial o hindi. Meron, no? Dalawang kaban. Dalawang kaban kung inbreed. Kung hybrid, tatlong kaban. Na parang dati kasi ang computation nila per kaban is 1,000. So dapat yung inbreed may 2,000, yung hybrid may 3,000. Oh. Yes. So dapat... malaman natin yan kung hindi binigyan ng DA, papalok natin sa Manila yan. At dapat kasi nationwide, ganun eh. Sa Pangasinan, tsaka sa Tarlac, Nueva Ecija, nag-start na eh. Binibigay na yung kinukuha sa outlet, tapos binibigay yung pataba. Yung sa, may isa pang programa na galing sa ARCEP, yung una sinasabi nila 10,000, pero ngayon umiikot si Secretary 5,000. So dapat makuha ninyo yung 5,000 sa per hectare. Opo, sir. May tanong po nga ako dyan. Kasi sir, ang implementasyon nila dito ngayon, at gagaling din po ako sa meeting ngayon lang, yung nakakuha daw ng ayuda, which is nagtatanong ako, yung po ba para sa farmers? O kasi ang sinasabi nila, pag nakakuha ka dito sa barangay, hindi ka na makakuha dito sa farmers. So yun ang gusto ko linawin. Ito po ba yung bigay ng gobyerno para po sa farmers? Para kasi sa farmers? Nila, opo. Kasi yung sabi nila... ARCEP, yung pondo kasi yan, galing sa ARCEP, hiwalay yun galing sa barangay. Kaya kung may pinigay ang barangay ba yun? Ito yung sa ARCEP, 5,000 yun. So ito is pondo yan, may 3.75 billiones na nakolekta dun sa Bureau of Custom. Binigay ito kasi yung batas ng ARCEP is lahat na collection ng importation, no, ibibigay sa rice farmer sector. Yung 5 billion ibibili ng machineries sa PhilMet yun. Yung 3 billion ibibigay sa seeds, certified seeds. Yung 1 billion may pupunta sa land bank and 1 billion sa TESDA, yung pang-training, no? Pero outside doon, kasi may sobra tayong na-collecta last year dahil mas maraming import na pumasok. So may lumampas na 3 point something billiones. So, yun ang ibibigay na cash assistant. Noong una, sinabi lang ng 10,000. Ngayon, naririnig natin 5,000 na lang. Nabawasan. Pero dapat yun, dahil galing sa ARCEP yun, hiwalay yun dun sa ibibigay ng kapitan. Malinaw po, sir. Okay. Malinaw. Yeah. Parang consultation. Hindi kasi ako, mama. Talagang parang alam na magsasaka. Opo. Diba? Kasi hindi nila alam. Pero kasi taging 5,000 lang yung 10,000. Ayun ang itatanong kasi natin. Kasi po ako yung one eh. Ang kinatawag ng... 10,000 eh. Ngayon 5,000 na lang. Kasi ganito po sir, pag nagtanong ka doon sa DA, siyempre yung mga magsasaka ako yung leader nila, balita sa TV, balita sa ganun, sabi, oy, balita yan, may sobra o may kulang yan. Kaya pinakamaganda yan ka ako, dito naman ako sa DA, sabi ko, ako na magtatanong. So, tinanong ko yung municipal agriculture officer namin. So, pati siya, wala pa rin alam kung magkano para sa farmer, sa tatanong.
Yung bag kasi sinasabi nila, pag membro ka ng Purpis, at the same time, farmer ka, pag beneficiary ka ng Purpis, hindi ka makakuha sa farmer. Yun po yung gusto ko maklaro, madam. Oh, okay. At least ngayon, naipaliwanag po ni Kasendo, nahiwalay po yung sa Purpis, at hiwalay din po yung galing sa RCEP, kasi ito ay para talaga sa mga farmers. So pagkasusunod na pupunta kayo, meron na kayong laban, sir. Meron kang 5,000 per hectare, Kasendo. Yeah, oo. And ano yan eh. And ito is, pwede nyo tawagan si Director Chris Bautista, Region 3 yan eh, di ba? Para magpatulong kayo kay Director Chris. Ay, bibigay ko na lang yung number niya sa iyo, mamaya. Opo, yan. Sir, curious ako dun sa 480 kasi ngayon po lang ito nadinig. Sabi mo, mas mabilis itong mamunga, baga. Opo. Oo. So, pagka po kayo gumamit ng 480, di mauna kayo sa harvest time. Tama? Opo. Pero ang kwento po, madam, ang sa akin, kasi bilang magsasaka ka, kasi may binibilang kaming araw. Mm-mm. Yung sa palay. So kung hindi mo alam kung kailan niya magbubuntis, siyempre alam mo po si Sir yun, yung kasi may pagklase ng abono namin, yung halimbawa tillering time, ibang klase ng abono, pag sinabi namin na yung sa term na pabaon, iba po yun. So kung yung pabaon at 45 days, it comes to 480, so si yung kukwintain mo doon, sir, ang alam ko minus 60 parati po kung pagdating sa yung last natin, madam, yung pabaon kasi. Halimbawa yung palay mo yung halimbawa yung 160 is 110 days or 120 days. So magma-minus ka ng 60 days para doon sa pabaon mo kasi ganun yung kwintada namin sa palay. Pag bubuntis, kailangan naabunuhan mo ng maigi yan. So kung short yung days ng palay mo, hula-hula system yung pag-aabuno namin, so wala na yung talagang procedure na masusunod. So yun lang, kakulangan nga po, yun nananawagan ako sa mga technician natin na dapat i-seminar muna nila kung ano yung ito, 480, ganito yung araw niya, ganito yung anticipation, ganito yung land preparation nyo dyan, kung paano, kung ilang araw bago mo i-transplant. Kasi ma'am, yung inaanap ko sa mga leader na magsasaka, kahit sabi ko nga, kahit Congressman Cheryl Dilo Sumuntalya, sabi ko nga, ma'am, kahit punoyin natin ang makinarya, ang buong sambalis, pero pag magsasaka, ay hindi naging maaral o na educate yung sa pagtatanim ng palay, kulang yung knowledge, I think si madam, mahirapan po natin itaas yung yielding production ng sambalis. Dama. So kasi ma'am, unang-una, nawala pa rin yung hybrid namin. So wala kaming subsidy ng hybrid, puro yan, ganyan yung certified seeds namin. So kasi madam, sa hybrid, mas paborito ko yon. Kasi kung alam mo alagaan yung hybrid, mas malaki ang kita. Mm-hmm. Kasi minus trabaho ka pa po doon, basta alam mo yung proseso hanggang sa land preparation, hanggang doon sa paglalagay mo ng pataba. So sa ulado po namin yung kasi doon kami na-educate. Mm-hmm. Kasi pag nag-hybrid ka, kailangan alam mo po yung sunod-sunod na gawain sa bukid hanggang land preparation, hanggang maglipat tanim ka. So, sa ulado po namin yon. Dito po kasi sa inbred, karamihan po dito sa amin yung sabog tanim. Which is, hindi ako paano sa sabog tanim kasi, ma'am, trabaho ko yun yung nagtitipid. Nagtitipid, oo. Tama. Kasi, wala land preparation, tapos, yes, Kamelcher, sa inyo, magkano ang patanim? Kasi mahal na rin po magpatanim, kaya trabahong tipid talaga yung sabog tanim. Actually, man, mayroon kaming makinarya na transplanter. So, pwede kaming magtanim na nag-iisa lang ako o dalawa. Oh. Kasi yung modernong pagtatanim po ngayon, madam, alam mo, hybrid. Yun lang matrabaho doon, madam, yung paano mo siya ipupula. Mm-mm. Yung pagtatanim, madam, easy na po basta't nakaplano yung area mo na tataniman mo ng hybrid. So kasi sa inbred po, madam, yung gaya dito, pag nagtanim sila, pag na-recubito, isama na nila yung bunga ng bini ng palay, tapos magre-reklamo sila at kulang daw yung subsidy ng gobyerno, which is yung bini na po yun naka-design para itanim, hindi isabog tanim. Yun ang pinakamahirap may ipaliwanag sa kanila rito, madam, kasi ang mga tao, pag alam lang nila yung bukid. Ganun lang po yun.
So yung pananaw po kasi namin talagang magbubugid kung paano pataasin yung yielding production. Kasi po nahiya kami sa gobyerno, bibigyan sila subsidy. Tapos susubmitan po sila ng bagsak na yielding production. Hindi tayo maulit ang bibigyan ng ayuda ng gobyerno. Manong, kasi Manong, yung I think yung sabog taming kasi yung ibang area kulang ng tubig. Kaya nagmamadali sila or naghahabol sila ng oras eh nagsasabog tanim, pero yung mas madal, mas maano kasi mas mahabang araw yata kung iano mo pa eh ipupunla tapos sa transplant. Yun ang ano ng mga magsasaka rin dito eh, kung kulang ang tubig, nagmamadali sila, isasabog tanim na lang nila. Opo sir, pero yung sa akin kasi, yung ipinapaaral ko sa mga magsasaka ko rito sa San Felipe, kasi galing na po ako dyan sa Senyo San Ubesia, nagsiseminar ako sa Bela, talagang nakikita ko yung rice granary. So, kaya dito in-implement ko rin po yung pinipilit ko in-implement yung tawag yan na synchronized farming, kasi nakikita ko dyan sa inyo, pag nag-spray kayo ng insekto, minsan na lang po, sa pag-aani, sa implementasyon ng makina, mas makakatipid ko po kasi nandun lang yun. Minsan na lang po. At the same time, dito po sa amin kasi, sir, well irrigated po kami. Kasi ang problema sa tubig. Kaya hindi sila magmamadali. Dito kasi, basta may tubig, dyan sa bayan na yun. Sa Nueva Ecija. Yung irrigated area, mas maganda talaga ipudla. No? Kasi yung area na ilalagay mo ng pataba, mas maliit din eh. Di ba? At least control mo. Mas maganda yung labas ng binhi, no? Patanim. Pero ang iba, yung nagko-complain yung gastusin. Pero kung in the long run, kung makita natin, mas maganda naman yung magagawang punta, di ba? Doon sa area, babawi rin doon sa harvest, di ba? Apo. So itong cropping mostly nalugi din diyan sa Zambales makakatanim pa ulit ba sila? Actually sir, pag farmer ka talaga yung nga hinahanap ng katawan mo, magtatanim ka ulit talaga kahit ano ka na. Ganun lang po talaga siyempre sabi nga namin na magtanim hindi naman po yung pag nagbukid ka at negative. Kahit pa paano, may kakainin pa rin po tayo. So yung practice na po yung magsasaka, basta pagtatanim, may talagang magtatanim yan. Ang ko lang po rito sa amin, dito sa San Felipe, yung sistema po kasi ng tawag yan, ng area namin o yung taniman namin, siguro sir, tayo magsasaka, yung farmer's practice. Ang hirap po natin burahin, lalo sa mga ganyan, yung matatanda na nagbubukid, talaga mamang sinusunod nila yung sinauna pa, yung wala siyang land preparation o basta bahala yung palay dyan. Ang sabi ko tanim ng Diyos, balikan niya pag mamumungan at anihin niya. Ganun po dito yung karamihan. So sabi ko naman na pag nagpa-harvest sila at may ma-harvester kami rito, ang una kong tinitignan kako yung gobyerno. Kasi yung gobyerno, sabi ko, handang tumulong sa atin. Pero tayo dito sa baba, hindi natin pinagyayaman yung tulong ng gobyerno, ma'am, sabi ko sa kanila. Kasi andyan na, binigyan na tayo ng binhi, binigyan na tayo ng makina. Yung isip na i-develop doon, ma'am, kung paano natin masusuplayan yung gobyerno na magandang ani na pinapangarap ng gobyerno. So ang panawagan ko ngayon, kailangan po namin ma-educate yung mga farmers sa tulong po ng mga technician. So kung kami lang dito, kasi isa ako sa mga local farmers technician ng bayan namin. So, hindi mo talaga, madam, may kukumbinsin doon sa matatanda na magsasaka yung makabagong pamamaraan. Opo. Ayan, nabanggit mo, sir, na kayo isang technician din po dyan sa inyong lugar. Sige nga, sir, paano ba yung itong makabagong estilo nyo sa pagtatanim? Opo. Para magamit natin itong programa para makapag-share po sa ating mga kababayan. Ang pag-usahalin ba, madam, sa transplant, yung paborito ko, madam, hindi ako paborito yung pagsabog tanim, yung sa akin yung lipat tanim, yung talagang tinatanim naman, no? Kasi ma'am, ako yung gumaganap na magtatanim, una land preparation ko,
30 days bago ako mag-transplant. So yung pula ko naka-prepare siya para doon sa dish na ililipat ko siya doon sa area na paglilipatan. Una po yan, yung land preparation ko, sabi natin mahaba yung land preparation. Pero mas gusto ko yung mahabang preparation para lahat ng mga kagaya nyo, yung risal, kailangan ma-decompose. Kasi pag hindi na-decompose yung risal, yung pa nag-uumpisa ng sakit ng palay. Diba, ni-recubitor na, nagtanim ka na, pero sariwa pa yung damo, sariwa pa yung risal. Siguro alam ni sir kung anong kakalabasan nun. Kasi hindi na nabulok yung mga damo or yung risal. Ganun po yung... So, bago ko ililipat yung pula ko, nagbabasal po ako yung triplicator, si ganun po. Talaga na ihalo po namin sa palay yun, sa lupa yun, bago ko i-transplant yung pula ko. Ngayon, pag na-transplant ko na, so yung step by step na gagawin po natin, yung pag-aalaga sila, pag-i-spray, alam po natin yung klaseng piste yung nandun sa palay. Halimbawa, pag sinabi natin na steam borer, so madali lang pong gamitin yung steam borer kasi pag-alaga mo ang palay mo, walang sisigurado yung walang steam borer. Kahit ano pong gamot, basta ang content, cypermethrin, siguro kung masipag ka lang, at sundin mo yung panuntunan nung pag-spray, siguro ma'am, sabi ko marusog ang mga palay. Sa klase ng abono kasi dito, ma'am, dito this is San Felipe, wala pong gumagamit ng ibang abono. Ang ginagamit nila dito, sulfate. Practice nila yan. Farmers practice, ma'am. Siyempre, pag sulfate, siyempre, nitrogen lang po yan. Wala pong gumagamit dito ng potas, yung 0060, wala po. So, yung binibinta ko sa kanilang kaalaman. 0060, tapos yung treble 17, kung nitrate of potas ang present dyan sa palay mo, malusog po ang bunga ng palay. So, dito sa San Felipe, wala pong gumagamit yan, kaya pinopromote ko sa kanila. Pero tama kayo, sir, knowledge is power. Kung meron tayong tamang knowledge, itataas po yung yield natin. Kaya kailangan po talaga pag-disseminate po ng mga information sa proper training. So sa ating pagbabalik, pag-usapan natin, kayo ba ay nagsisimula na po ng cropping ngayon? After nitong ating anihan, tuloy-tuloy po ba ang sisambahan? So, sabi mo kanina, irrigated kayo at wala kayong problema sa tubig. Sa amin dito kasi hinihintay namin yung tubig bago kami magtanim. So pag-usapan po natin yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Yes po, Sir Melchor. Sabi nyo kanina kasi well irrigated ang inyong lugar. Simula na ba ng taniman dyan sa inyo? Apo ma'am, actually hindi pa po ma'am kasi mayroon akong yung pinaadapt ko sa tayo yung kung namin yung ipapractice namin yung synchronized farming sa ngayon yung sabay-sabay po yung pag-aaral. Land preparation pa lang po kami ma'am ngayon. May ano, parang nagiging problema pagka hindi synchronized, nagkakaproblema sa peste. Opo. Pero saka unang pinakain, susunod, di ba? Opo. Unang-una dyan po ma'am, kasi per association tayo dito. Yung implementation po natin ng machinery, nakakatipid po tayo. Kasi alibaba, yung harvester, may harvesting ka rito. Tatakbo kang haba-haba, may harvesting ka, nung babalik ka na naman dito. Pag alibaba, sabay-sabay na magtatanim ma'am, makakatipid tayo ng gusto. Ganun po yung talaga yung synchronized farming. Kasi dyan po naaral sa Nevesia po yun ma'am. Yung harvester nila dyan, doon na nasira sa gitna ng bukid eh. Napagod na. Oh, pabalik-balik sobrang, lang po siya, ma'am. Sobrang dami na, ayan ano. Parang yung tinatandaan nyo, ilang hektarya ko ngayon, sa ngayon? Sa akin po. Yeah. Sa akin po, 4.6 hektarya, isang lapagan lang po yun. Oo. Sa 4.6 hektar, sa isang hektarya, itong cropping, naka 40 bags lang kayo? Ganon? Opo, sir. Last cropping, ilang bags po ang nakukuha nyo? Actually, nung last cropping po kasi hybrid po ako. Hybrid yung tinanim ko. So, per hectares niya po kasi, sir, ipon eh. Yung nakuha ko sa hybrid, yung SLA,
Kasi yung isang hectare yan, sir, tinatakas namin na pa. 90 plus, ganun po. 80. Kasi yun ang luwa, sa 1 hectare talaga 80 po. Kung guwaba ka doon, logi ka na. Pero manong yung 90 sa hybrid, mababa yun. Ha? Kasi yung sa Rebaixia, umabot ng 150. So, kasi naman yung klase po ng lupa namin, yung klase ng lupa po ng Rebaixia, talaga maayos po yung lupa nila. Yun sa amin kasi buhangin, sir. Sandy loam, pero baka kulang ng ano, dapat patest nyo sa agriculture is kasi baka kulang yung inputs na rinalagay nyo ng NPK. Kasi kung nitrogen tsaka potas lang, kulang pa rin sa P2O5, no? So, dapat ma-check muna yung soil analysis kung ilan ang kailangan talaga para at least maano. Kasi lalo na yung hybrid, kailangan ng mas maraming pataba. Yun ang problema natin. So, dapat ma-test muna yung soil. Wala naman po. Yung nga po yung hiningi ko dito sa provincial namin yung magkaroon ng yung pagsusuri sa klase ng lupa. Kukuha doon yung talaga angkop na pataba nilalagay doon eh. Wala po sir nangyayaring ganun. Yun ang parati kong pinapanawagan na yung mga technician sana gumawa ng hagbang. Kasi sir dito kumisa na yung po ba yung sobra na sa pagpapataba mo ng nitrogen, di po ba nagkakaroon ng yung pagpupula na ng mga palay? So siguro sobra na sabi ko sa acid yan or what. Yun, nagre-request kami ng mag-analisa ng lupa namin kung paano. So ang sagot lang dito, wala naman kaming aparato na para dyan. Magiging acid kasi kung sobra ng palaging naglalagay. Dapat may ano kayo, may lime or organic para at least mabawasan muna yung sobrang acidic. Pero ano, mas maganda siguro i-coordinate natin kay Director Chris Bautista, no? Papunta natin yung mga taga DA diyan para at least ma-check yung soil ninyo kasi kung hindi mababa ang ani diyan eh, malayo doon sa standard, no, ng apo. Sayang nga po. Actually, si Sir Chris, yung nga po pag sinasabi ko sa kanya, Sir, paano po ba yung... Kasi yung mga sakit ng palay o si Sir Kitanag, karanati po kami nag-uusap. Kasi yung nakikita ko sakit ng lupa namin doon, kung anong klaseng sakit ang lupa na meron yung San Felipe, lalo na sa yung matutubig na lugar, Sir. Talagang bihira yung mabuhayan ng kwan. Pag binunot mo yung palay, wala nang kwan, wala nang ugat. Yung parang bulok talaga siya, sir. So sabi ko, acidic siguro yung lupa, ganun lang. Eh, wala naman tayong matibay na o konkreto na batayan kung ano yung kasi hindi naman tayo yung taga-probinsya na kaya nila suriin yung kung ano yung sakit ng kwan. So salamat, sir, doon sa sinabi mo na contact na lang natin kay Sir Chris. Yeah, para matutukan na at least sayang mababa ang ani diyan compare sa Pangasinan and Doybaisiha, no. Dapat mapaakyat natin yung harvest kasi kung hindi yung average harvest natin mababa. Ganun mangyayari. And palagi kayong malulugi, eh, di ba? Talaga po, sir. So nagre-request din ako sir, sa provincial kay na sana yung dagdagan yung pagdidimo sa mga magsasaka, yung demo farm, para mahikayat natin yung mga magsasaka na gawin yung tamang pagsasaka. Paano pero hindi pa namin yung nasubukan may area na peace pond, tapos after that yung pataniman. Hindi pa po, sir. Hindi pa. May bago tayong inaano sa mga farmers kung magaya, no, mas maganda ito. Bali, ang kailangan mo lang is 2,000 square meters saka na fish area, no, na fish area and yung remaining itong rice field na in which kikita ka dun sa fish farming plus yung sa rice field.
So, magandang ano ito, no? At least eh, may pagkain na tayong isda and may pagkain din tayong bigas. Bigas, tama. Magpasyal namin dyan, i-demo, pakita namin sa'yo. At para at least, masubukan natin doon sa area mo. Ah, sige po, sir. Sige po. Hintayin ko po yan. Kasi ito, Sambales lang. Malapit lang yan sa'yo, Pangasinan. Yeah, nasa western part sila. Nasa western, not kami, nasa eastern part. Eh. Pero mga, kung dadaan ka ng Subic, saan sa Sambales ito? San Felipe po. San Felipe, no? So, mas malapit kung dadaan ng Subic. Subic po. Maganda doon, kung mabibisita, may posibilidad na tumaas po yung ani nila at kumita ng mas maganda. Kasi ngayon, sir, magkano kinita mo? Parang halos 100,000 yung nawala sa'yo dahil sa nagdaang bagyo. At saka, yun nga, meron tayong mga hindi pa may mga problema na kinakaharap po sa atin. Sa presyo pa lang eh. So, okay lang sa nung konti lang yung inani mo pero maganda yung presyo. Kaso hindi, konti na inani mo, mababa pa yung presyo. I think yung basa, I think 13 pesos, tama ba yan? Yung tuyo, mga 17, 18. 12 daw po yung ano, yung basa, galing sa farm. Flat. Flat, 12. Nako, ang baba. Ang baba. Yung nga, sir, yung nakikita ko isang problema, pagkukunti na hindi sabay-sabay yung pag-aani, nababarat tayo ng mga buyer eh. Siyempre, kunti lang ikakarga nila na tonelada, minsan na ani, siguro ma'am, mas maganda kung lahat yung nabuhat ng buyer, may presyo. Yun ang parati kong, yun yung sa akin lang po. At kagaya sa amin, sa kamuti, pag tonelada yan, at andyan yung malaking truck, mapupuno natin sa mga papunta Maynila, siguro may presyo po ma'am, hindi yung kumanin ka isang hektarya, babalikan ka ng buyer, siyempre, rugi naman siya sa biyahe. So, yun naunawaan po namin yun. Pero ngayon, Manong, hindi lang dyan ang mababa. No? For the past month, yun ang kinocomplain natin na mababa talaga. Nationwide yan. Pati sa Noy Maysiha, ganun din eh, mababa. So, kaya humingi tayo ng ayuda na dapat magbigay ang DA. Eh, kaya in-approve yung sa RCEP na 5,000 na nung una sinabi natin 10,000. Pero bakit nga 10,000 naging pa kalahati yung nawala? Kasi ito kailangan nating mahanap yung 5,000 na yan. Hindi mo baka taga kumili. Taga kumili yan, dagdag bawas lang yan siguro. Hindi, kasi malaking bagay po talaga yung 5,000 na yun. Dagdag puhunan. Kaya kailangan pong mahanap yan. Kaya nga po, we're hoping na ngayon, no, nalalapit na ngayon, eleksyon, no, Kasendo. Singit ko talaga. Eh, meron po tayong pagkakataon na naka-register ka ba sa pagboto? Kailangan naka-register para meron tayong pagkakataon na mabago kung ano yung meron tayo ngayon. Yung nga lang matang isang araw na tayong hari, di po ba? Yes, sasayagin pa ba natin? Importante yan. Kaya, Sir Melcher, maraming salamat. Your voice matter po sa amin, no. Talagang dapat po napapakinggan ng tinig at boses po ng ating mga kasamahan sa agrikultura. Kailangan po yan para maging aware po ang lahat na ano ba talaga ang nangyayari sa atin. Kaya ang suporta po namin nila Kasendo at ang aming show ay nasa inyo po. Bibigay ni Kasendo mamaya yung contact number nung kukontakin nyo para po maibigay yung mga dapat na para sa inyo. Maraming salamat po. Thank you po, sir. Ayan, Kasendo, thank you din. At ngayong araw nga, isang kaalaman na naman po tungkol sa agrikultura ang ating natutunan. Kaya naman po sana dumating ang panahon na magkaroon nga po ng dagdag na mga training. Sabi nga, knowledge is power sa ating mga farmers. At matugunan po ang mga problema pagdating po sa pag-ani. Makabawi po ang ating mga farmers at tuloy-tuloy silang makapagtanim. Kasi kailangan po natin sila. Hanggang sa muli, ito po ang Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan.